ina ng babae na viral sa free hug photo, nagdadalamhati dahil namatay na yung anak. Yung Larissa, no? Okay. Larissa, good morning! Kabayan, nandito ko ngayon sa tapat ng Easter Funeral Services sa Muntinlupa kung saan dinala ang labi ni Melanie Dubos kahapon. Si Melanie ang babae mula sa viral free hug photo. Minawian siya ng buhay nitong Sabado habang nagpapagamot ng kondisyon sa pag-iisip sa National Center for Mental Health. Ang nanay ni Melanie na si Nanay Aida, nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang anak na hindi niya nakausap o nakita simula nang lumuwas ito mula Sultan Kudarat papuntang Maynila para magtrabaho. Dalawang dekada na ang nakalilipas. Grabe, sobrang nanginginig talaga ang katawan ko. Buong katawan ko nanginginig talaga. Hindi ko alam kung ano gagawin ko, ma'am. Sobrang sakit po. Hindi ko man lang siya nakita. Yung personal, nag-ipoy kami ang anak niya. Papunta sana dyan na makita lang man namin. Pero nag-bigo man kami. Yun sana ang gusto ko man lang sana noon. Makausap po at makita. At malaman niya rin na nagpunta kami dyan para sa kanya. Nang mag-viral si Melanie noong Abril at matagpuan noong Mayo, agad na nagtungo sa Maynila si Nanay Aida pero bigo itong makita o makausap man lang ang anak matapos i-isolate ito dahil sa pneumonia. Layo ng pinanggalingan namin para makita lang namin siya sana. Ang sabi ng nasa akin, okay lang man daw siya. Sabi ko, pwede ko ba siyang makausap kahit sa phone lang? Sabi niya, hindi talaga pwede. Kabayan, walang mangyayaring burol ngayon sa punerarya dahil ang lahat ng kaanak ni Melanie ay nasa Sultan Kudarat sa Mindanao, maliban sa kanyang kapatid na si Mona na nasa Maynila. Ang gusto ng pamilya ay dalhin ang labi ni Melanie sa Mindanao at doon ay mabigyan ng maayos na burol bago ilibing. Nangako naman ang Philippine Air Force na tutulungan maiuwi ang labi ni Melanie gamit ang C-130. Kahit na masakit ang sinapit ng anak, lubos naman ang pasasalamat ni Nanay Aida sa lahat ng patuloy na tumutulong sa kanilang pamilya. Nagpapasalamat ko ako sa inyo lahat na nakuha siya. Pero ang pinakamasakit, andyan na po siya sa hospital. Bakit mo siya namatay agad, hindi naman siya nagkita. Kasalukuyan, kabayan, inaayos ng Philippine Air Force ang flight schedule bago maiuwi ang labi ni Melanie sa kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Kabayan? Larissa, paano siya, anong nangyari sa kanya? Bakit siya naging palaboy? Anong kwento? Kabayan, no, lumuwas ito ng Maynila noong mga 1970s. Mula Sultan Kudarat, nagpunta siya ng Maynila para doon ay humanap ng trabaho. Naging kasambahay siya sa isang amo niya sa Tondo, Manila. Tapos nagkaroon daw po siya ng kinakasama ayon sa kapatid niya. At doon po ay medyo naligaw po siya ng landas. At simula noon ay hindi nila nakausap. Natagpuan na lang po nila na palaboy-laboy sa lansangan. So from 1970s up to the time na makita sa video na katabi mo, ay hindi nila nakikita? Tama po yan, kabayan. Buhat nung lumuwas siya ng Maynila, nakausap pa siya ng anak niya nung 8 years old ito. Pero after noon ng phone call nila, nung matagal ng panahon, hindi na raw ito nakapagparamdam sa kanila. Hindi na rin daw nila ito nakita, kabayan. Wow, kawawa naman.